Good morning, guys. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa yung daily vlogs ko kasi more than one week na utang ko sa pag-i-edit. Hindi ko na-edit ang dami kong clips. Pero tingnan natin, i-vlog ko pa rin yung araw ko today. 86.65 ako. Kasi pumanik na ako ng 89, tapos napababa ako ng 87.7. Ngayon, 86 na ako, binababa ako yung weight ko. Kailangan kong umabot ng 83 lang kasi yun daw yung ideal weight ko. Being 6 feet tall, kasi pagka-overweight, natamaan ako ng gamot, Chinese. So, may nagbebenta sa labas ng isda. Tapos, so yung mga pusa, oh, naghihintay dun sa mga pinaglinisan niya. Ah, kaya ka nakagat ng pusa minsan? Dahil dun sa mga nag-aabang sa naglilinis ng isda. Adam, kain na tayo! So, mag-early dinner ako. Actually, breakfast ko ito kasi hindi pa naman ako makain. Luto si Mrs. ng gulay, baboy, and bangus. Tara, kain tayo, Adam! Ang oras na ngayon ay alas 4 gis. May pulong mamaya kaya kailangan ko kumain na para may energy. 6:30 mag-join na sa Zoom. Hi! Yan, sipag-sipag ng honey ko. Luto ng luto. Hmm. Ganda-ganda na. Ang sipag-sipag pa. Galit pa magluto. Ano ba yan yung magluto? Yung niluto mo, yung kakainin mo kay Ate Evelyn. Ah, binili mo ba yun kay Ate Evelyn? Thank you, Ate Evelyn Reyes. Ah, ganun ba? Yes. Kala ko ikaw nagluto nun eh. Ate Evelyn yan. Ah, ba't sinabi mo? Ano pala ako niluto? Ah, so, ito pala galing kay Ate Evelyn to. Okay na rin, di ba? So, ito pala galing kay Ate Evelyn. Pero ito, alam ko, recycle to eh. Isang gabi pa to eh. Kain tayo, guys. Nga pala, guys. Ito yung Super Dog Soap. Ito yung sinasabi ko sa inyo pantao. Although, ito yung bagong packaging. Medyo disappointed ako sa packaging kasi medyo malabo yung pagkakasulat ng mga wording sa likod. Oh. Hindi ko gusto ito. Sorry ha. Pero, first time ko kasi nakita itong mga bagong packaging namin. If this is already done, no, meron ng done deal dito sa packaging na to. I'm very disappointed na ganito yung kinalabasan ng packaging. Pero kung hindi pa ito na-run sa ano production, papabago ko to. Kasi yung original Super Dog Soap na packaging, Super Dog High-Tech Soap, embossed ng gold stamp yung mga lettering sa harapan. Kaya meron talagang premium feel. Eto, I don't see a premium feel in these packagings. Kaya medyo disappointed ako sa kinalabasan nito. Sa graphics ano, na pinadala sa akin ng branding, maganda siya tignan. Pero yung kinalabasan niya na final product, I think it's a dull and lifeless design. Yan lang yung masasabi ko dito. Parang patay siya na kulay. I'm not impressed. Papaayos natin to. Pero ang mahalaga naman dito guys, no, kung bibilin po ninyo to, hindi po kayo magsisisi. Ang pinaka-importante po dito ay yung kung ano yung nasa loob. Super Dog Soap. Dinesenyo po natin to para maging dermatologist in a bar. Kumbaga, lahat na nang kailangan nyo in a soap, no, nandito na po. Antibacterial, antiviral, antifungal. Meron na rin tong whitener. Konti lang. Meron din to para lumambot at kuminis yung balat. May vitamins po ito. And high-grade coconut oil ang ginamit po dito. Kaya kung bibili kayo nito, hindi naman po kayo magsisisi. Although hindi ganun lang yung kaganda yung packaging. And my opinion lang naman, I don't know, no? Maybe you have another opinion. Maybe you like the packaging. But me, I don't. Pero ito, it's the same Super Dog Soap that I've loved for the past at least 10 years na ginagamit ko to every day. Every time na maliligo ako, maghugas ng kamay, mag-disinfect. Ito lang ang pinagkakatiwalaan ko, Super Dog. So, dinesign natin ito dahil dati ginagamit yung Super Dog Soap. Ginagamit ng mga tao at tuwan-tuwa sila sa effect. And dahil doon sa kanilang request, we decided to make a separate brand with a separate look and additional features para sa mga tao.
Oh, medyo malabo yung pagkakasulat sa likod eh. Baka masyadong maliliit yung words. Paayos po natin to, guys. Sorry ah. Meeting ko na kasi ito. I realized no, na kahit anong ganda ng product, kahit anong ganda ng effect ng product mo, malaki talaga yung nagagawa na magandang packaging. Minsan nga, ang daming ang products dyan. Hindi naman sila maganda. Maraming dog food dyan. Hindi naman maganda yung ingredients. Hindi naman maganda yung effect sa mga dogs. Pero dahil napakaganda ng packaging nila, ang ganda ng marketing nila, ang sisikat pa ng mga endorsers nila ng mga celebrities, binibili na rin kahit papano yung mga products nila. Ang maganda naman sa SDN, kahit na hindi maganda yung packaging, binibili pa rin dahil sobrang ganda kasi ng product. Pero maglalabas po tayo ng bagong packaging soon. No, pina-finalize na lang yung mga ilang details. Sigurado ako na you will be proud and storekeepers, you know, dealers will be proud to have SDN displayed in their stores pagka lumabas itong packaging na to kasi panglaban na sa mga world-class packaging yung ginagawa nating packaging design. Iba yung ngayon kasi sa ako siya na ano eh, na may sticker lang. Kaya Jologs ang dating, cheap ang dating. Although yung laman niya ay walang kasing husay, walang kasing tindihan ng formulation, pero syempre malaking nagagawa kasi ng packaging. Mahal lang kasi talaga magpagawa ng magandang packaging. And it's a big expense na wala namang gagawin yung end user kundi itapon, nakakapanghinayang. But the thing is, you won't be able to sell a good amount of product kung hindi maganda yung packaging mo. So, si Snooki, pinapanood niya yung vlog ko na kaka-upload ko lang kanina na 1 week na ang edad. Ayan. Dito siya umupo. Pero yun yung dining table. Pero dito talaga niya gustong umupo. Kasi nag-charge daw siya. Meron din namang saksakan doon. Kita niyo. Ayun o, may saksakan o. Ah, kasi nagluluto siya. Sarap ng kain mo ah. Check ko sa labas kung ano na nangyayari doon ah. Pinasyal na ni Jepoy kahapon si Ragnar. Ilakad-lakad na daw niya. Hello, Ragnar! Hello! Naka-adlibitum siya. Oh, ba't parang mabagal na naman pagtayo mo ha, Ragnar? Ano? Ah, hindi. Siguro galing sa tulog, ano? Galing ka lang sa tulog, oh. Pero tumatayo na siya ng ganon. Ayos! Very good. Pink na yung gums niya. Pink na yung bibig niya. Oo, bright na yung eyes niya. Nakangiti na siya ng masaya. Silipin natin yung mga ibang dogs dito. Hello, Loki! Ayun pala, si Loki pala nandito. So, maganda na yung dumi niya. Hindi na siya, sabi ko kay Jepoy. Uy, ingay! Lakas talaga ng boses mo. Ingay mo, ingay. So, kasi nag-overfeed ito. Sabi ko kay Jepoy, 3 times a day lang siya bigyan. Then after mga 5 to 10 minutes, alisin na. No, para hindi lagi siya may pagkain. Kasi he tends to overfeed kapag laging may pagkain na kababad. So gumanda na yung resulta. Ayun, no, buo na yung dumi niya. Kasi pagka 3 times a day lang pinakain, 5 to 10 minutes lang ang window, tapos wala na siyang food, oh, wala nang laman yung dog dish niya, ganyan. Hindi mag-overfeed. Kaya gumanda na ngayon digestion niya. Kaso hindi ko pa nakausap si Jepoy. Hindi na paliguan to. Kasi pagka umuulan, ayoko magpaligo ng aso kasi giniginaw sila. Gusto ko pag nagpapaligo ng dog mga once or twice a week, pagka mainit lang ang panahon. Hello Logan! Wala na yung mga partners yata nila. Mamaya papakulan ko to. Pakulan ko ngayon si Logan. Ay teka, mamaya-maya na. Baka may mga tao pa. Ay meron nga. Buti hindi ko pinakaulat si Logan. Ayan, mayroon pang mga dadala ng mga materyales sa taas. Tinatapos nila yung pagbabakal doon sa taas. Ayan, it's a nice day. Ang daming ibon, kumakain ng mga bird seed from yung mga nahuhulog nila. This coming week, darating na yung mga rabbits ko. Baka dito ko ilalagay or dito sa area na to. 9 rabbits lang ang mabibili ko. Yan yung magiging permanent location ng office ko. At yan ang ilan sa mga kapitbahay ko na mga dog lovers din. Kita nyo, lalakad yung mga dogs nila. Teka, mukhang maganda yung sunset ngayon. Tignan nga tayo sa taas para ma-share ko lang sa inyo yung sunset for today. Kamusta? Hindi pa kayo nagbubuhos, no? Ayos na yung mga bakal. Ayun, so inaayos nila yung mga bakal. Dito sila nagka-cutting. So after nitong portion na to, i-extend pa to hanggang dito eh. Tapos extend tong lahat. Kaya medyo marami-rami pang babakalan sa taas.
And as promised, that's our sunset for today. Actually, hindi pa nagsiset. And medyo hindi nyo makikita yung sun kasi nasa likuran pa siya ng mga ulap. Daming ibon, no? Galing dun sa mga ibon sa baba. Nangingingain, tapos nagliparan sila. Jebs? Sinong Jebs? Sino? Inahanap ako nino? Magpapalabas ako ng bulati. Sino yan? Ayusin mo nga. Sino bang Jebs yan? Eh, sabi mo kasi Jebs eh. Tanungin mo muna kung Jebs nga ba siya. Ano to? Si Dixie. Oh. Ah, baka trainer natin. Naalala ko yung friend ko, Dixie. Ah, so, ngayon ay magdi-deworm kami ng pusa. Yan si Melo, tsaka si Mila. Jess Marie. Jess Marie? Babae? Lalaki. Ba't Jess Marie? Ewan ko sa'yo, te. Lapit akong closer. Habang ito sila sana, na-taste ko riyan. It's okay. It's okay. Not too close. Okay. All bulati will go. Okay, may mga bagong pinapirma sa aking mga certificate for graduation. Si Waffle na Belgian Malinois ni Ma'am Joanne Pinney. And si Dixie na Belgian Malinois din ni Sir Jose S. Manawis Jr. Uy, hindi naman Belgian Malinois to ah. Doberman to ah. Mali ang ginawa nila. Nako, buti nakita ako ito. Eh bro! Bro, Jeb. Jeb daw pangalan mo eh. si Chase ito. Tingnan mo ako anong mali dyan. Basahin mo nga. Ikaw ba nag-train yan? Si Sir Dennis po. Anong breed niyan? Ano po sir? Ang ano, hindi. Ano to sir eh? Ito sir, yung Belgian Malinois. Oh. Tapos sir, ano to eh, Doberman. Oh, eh bakit ganyan nakasulat dyan? Ewan ko nga sir eh. Nako. Eh, anong sabihin ng may-ari kapag nakita niya yan? Kaya nga sir, hindi ko rin na ano. Sir Cesar po, anong pinch? Pabago mo na lang. Apo. Oo, mali, sir, mali yan. Sir, palitan ako yung susunod. Kaya sir, si Dixie sir, may problema rin. Oo, so siya yung sinasabi na, ano, na Jebs. Hindi naman pala siya Jebs. Si Chase to, Chase. Yan, yan ang ating matikas na... Decoy? Decoy, sir. Decoy! Yes, sir! Okay, okay. Sige, pabago mo na lang, tapos pirmahan ko na lang na bago. Okay, sir. Una na po ako. Okay, sige. Well, kasi mga staff naman natin, mga tao lang din, kaya minsan nakamali. Kaya hindi naman natin sila didikdikin. Pero, siyempre, ayaw natin naman magawin ng mga pagkakamali. Lalo na kung makarating na sa kliyente, di ba? Papaayos ko na lang yun. Matutulog sana ako kaso ang ingay ng mga ibon dito. Ano ba pinag-uusapan nyo dyan? Yan na ang yellow vented bulbul. Ingay nyo. Naghahanap siguro siya ng asawa niya. Ang daldal no? Cute cute. Ikausap pa siya. Nakausap siya eh. Baka nasa puno. Yun. Parang meron nasa puno nga. Hindi niya ako nakikita. Ay ano? Sabi nga kausap mo. Kulit talaga. Ito. Yung untog-untog talaga na yung sarili niya eh. Dalawa sila eh. Gusto niyang pumasok, reflectorized yan sa labas, nakikita niya yung reflection ng mga ulap. Hindi ko lang alam kung nako-confuse ba siya or determined lang siyang makapenetrate or ano bang nasa isip ng ibon na to. Kung may bird psychologist po dyan, paki-comment nga po sa baba. Anyway, I'll just leave them to their business. Okay, so ngayong gabi, si Loki ay dyan muna sa loob. Si Pomsky ay doon pa rin. Pakawalan ko muna to si Logan. At
Subukan ko na rin pakawalan si Ragnar. Mga lumalakas na naman si Ragnar. Umaawain si Ragnar ha. Sakit pa to. Baka hindi pa siya fully recovered. Wawa naman tong batang to eh. Tingnan natin kung bababa na siyang kusa. Ayun. Okay. Hey, welcome back Ragnar. Okay, mga ilang araw, hindi ko muna siya pinababa para makapagpahinga. Okay naman. Ay, naku, yung mga chinelas naman ngayon ang kailangan ko ipasok. Mukhang okay na ulit si Ragnar. I'm very happy, no? Sobrang saya na mukhang malakas na naman si Ragnar. Ganda-ganda na ulit ni Ragnar. Very lively ulit siya. Si Logan, naririnig ko. Pumanik sa taas. Ah, Ragnar, huwag ka muna kakain ng mga iba-ibang dahon, okay? Okay. Very good, ha? Good boy ka, Ragnar. Okay, huwag ka kakain ng mga dahon-dahon na yun, okay? Sana naintindihan mo ako. Naku, yun na sinasabi ko eh. Ay, naku, kang bata ka. Paano nga ba tong batang to? Sana huwag ka lang kumain ng mga dahon. Mamaya, malason ka na naman. Ah, doon naman natin matetest yung kanyang capacity to learn. Yun naman ang learning, di ba? Sometimes you make mistakes and you learn from your mistakes. Eh, hugot ba yun, guys? Pagka nagkamali ka na ng isang beses, huwag mo yung ulitin yun. Batang-bata pa talaga to si Ragnar, oh. Hindi pa nagtataas ng paa kapag umiihi. Indication of immaturity pa. Well, it's a case-to-case thing. Pero in general, pagka yung aso hindi pa nagtataas ng paa kapag umiihi, hindi pa siya ganun ka-mature sexually. Although, ang laki na ni Ragnar. I think parang sa size, mas malaki na siya kay Logan, eh. Well, pagdating kay Loki, parang halos ka-size na niya si Loki. Naka-antibiotics siya ngayon. And fourth day niya sa antibiotics. And he's recovered fast. So, pagdating sa size, parang mas malaki na siya kay Logan, no? Ano masasabi niyo, guys? Mas malaki na ba si Ragnar kay Logan? O baka dahil lang sa coat nila, hindi ko pa natitimbang to si Ragnar. Timbangin ko nga bukas. Parang magkasing size na sila or mas malaki na siya kay Logan. Ha? Nakatakot to ah. So, Ragnar is, I don't know, turning 7 months old? Or 6 and a half months old? Kanong kalaki kaya to pagka full size? Kung kasing laki ng Caucasian of Charka, grabe yung laki nito. Pero kung hindi man, a little smaller, well, okay naman yun sa akin. Hindi masyadong malaki. May disadvantages din kasing sobrang laki. Nakaingay talaga ng bibig niyan tong si Pomsky. Sobrang layo-layo na niya sa akin. Pero ang sakit pa rin sa tenga. Naingayan ka rin ba, Ragnar? Ingay eh, no? Ano, Logan? Di ba, no? Ingay ni Pomsky, no? Lakas ng bibig eh. Ang sakit sa tenga kahit ng layo ko. I'm 3 cars away from that Pomsky, that small little dog. Pero siguro may acoustics kasi yung, ano, yung lugar na yon, kaya nagbabounce dito ng todo-todo yung sound waves. Pero just the same, grabe ang boses niya. Hindi ko na naman napapasok to kasi umuulan na naman kanina, maambo. Medyo overcast, kaya hindi ko napapaliguan. Pero pagka malinis na, i-train ko na siya sa loob. Ano yung kinakain mo, Logan? Out! Leave it! Out! Ano yan? Bato? Ay, hindi. Buto. Nakakuha siya ng buto ng baka doon. Check ko muna itong si Sulen. May tubig ka pa ba? Ay, gutom na to si Sulen eh. Wala akong mahanap ng supply ng rodents. Naglagay ako ng itlog, hoping na maging interesado siya. Hindi eh. Gutom na to, hanapan ko ng daga. May daga daw si Jeff Tian yung nuevo, kaso tatakot na siya doon sa daga. Papakawalan daw niya. Wild. Hello, Ian. Ito, busog to eh. Nakakain to na isang araw lang. Hindi ako worried dito. Silipin ko naman ito. Ayun. Nagbalat na siya, guys. Oh. Ito si Aga. Hindi ko sure kung yun pa rin papangalan ko. Oh. Nagbalat siya. Oh, kaya pala, parang lagi siyang tulog. Bago na yung balat niya. Hey, ganda o. Oh. Fresh na fresh. Malinaw na mata niya. Medyo active na siya, no? Dati kasi pag binababa ko siya, wala. Nagka-curl lang. Ayun pala, dahil magpapalit na siya ng kanyang skin. Diba? Mas active na siya ngayon. Worried ako sa kanya last time. Maybe ngayon, mag-feed na siya.
konti pang balat na natira. Kaya ang gagawin nito, pagka nilapit ko sa pusa, nila, mukhang magsa-strike ah. Mukhang magsa-strike. Oh, naninigas siya oh. Nakagutom na. Pakainin ko na lang bukas. Please ready. Please read. Ano sabi? Hello po. Ako po si Miguel Manalo at gusto kitang ligayin ang basahin tungkol po sa hindi hinaharap sa tingin nyo po anong kayong pare po malaman. Malabanan. Malabanan. Malaman nyo po ang sagot niya sa loob po ng babasahin na yan ang sagot. Sagot. Ah, sinulat ni Kuya Miguel yan para sa letter writing ministry niya. Ah. Oo, ibibigay niya yan sa mga ano, sa mga tao sa labas siguro. Okay, subukan nga natin kung totoo tong magic mug ng Manalo Kenai na to. Mainit na water, supposedly. May lalabas dyan, may lilitaw. ManaloKenai.com. Walang nangyayari. Ayun! Wow! Tiriririn! Ayun nga, oh, lumalabas na yung wolf. Teacher raw. Nakasabi doon, teacher. Ang teacher? Technologies yun. Ayun, lumitaw nga. Manalo Kenai Technologies pero International. Ito, ano yun? Ba't may itim-itim? Ha, kasi may tubig. Oo, hindi siya umiinit. Pag uminit na rin yan, puputi na rin siya. Galing, di ba? Oh, guys, bilhin na kayo nito. We have a magic mug. Nagawa tayong tea. Gagawa kami ng tea ni Adam para makatulog kami. Para sa amin ni Mami. Ako na. Yan. Ito para kay Mami. Let's go. Good night, everybody.